2 milyong doses ng CoronaVac o bakunang gawa ng Sinovac-BioNTech ng China at 2.2 milyong doses naman ng COVID-19 vaccine ng Pfizer-BioNTech ang dumating sa Pilipinas ngayong Linggo. Bahagi ito ng nasa 11 milyong doses ng bakuna na inaasahang darating sa bansa ngayong Hunyo para sa vaccination rollout ng pamahalaan. Ayon kay Interagency Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar Carlito Galvez, pagdating ng mga karagdagang bakuna sa bansa, hindi na ito idadaan pa sa warehouse kundi ide-deploy na agad sa mga LGU. Nakikita natin kasi meron tayong tinatawag na certificate of analysis. So, madidistribute natin lahat yung supply na yan na more or less mga almost 4 million. Madideploy natin yan mga June 14. Kung makita natin, siguro more or less mga 6 million, idideploy natin yan palabas ng Metro Manila. Nitong mga nakaraang araw, napilitan ng ilang local government unit na pansamantalang itigil ang pagbabakuna sa mga priority group dahil sa kakulangan ng supply. Ayon kay Secretary Galvez, na-delay ang pagdating ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas dahil na rin sa problema sa global market. Ngunit tiniyak ng kalihim na sa susunod na Linggo ay magiging stable na muli ang vaccine rollout dahil sa pagdating ng mga karagdagang vaccine supply. Last week at saka ngayong week, medyo nahirapan talaga yung LG considering that na-delay yung ating supply. Nagkaroon tayo ng delay kasi alam natin na yung nagkaroon ng massive vaccination ang mga different countries ng mga kung saan nandun yung mga manufacturing companies. So nakita natin talaga medyo nag-constrict. Pero sa ngayon, nag-open up na naman ulit. So sa nakikita natin, dire-diretso na yung pamimigay ng bakuna considering yung ating mga manufacturer ay magde-deliver na. Patuloy naman ang panawagan ng pamahalaan sa mga nasa priority group na magpabakuna na upang mapabilis ang pagbubukas at pagbango ng ekonomiya. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.